Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Visayas. Magandang gabi, Mindanao. Tumaas ng hanggang 10% ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng Delata sa inilabas na bagong suggested retail price ng Department of Trade and Industry. May inilabas din silang price guide para naman sa school supplies. Gabay raw ito para malaman ng mga mamimili kung sobra na ang patong ng tindahan. Nakatutok si Maki Pulido. 16,000 piso. Tama po yung narinig ninyo, 16,000 para sa Bredo Trintas ng buhok? Ganyan ang tanong ng mga netizen sa isang kumalat na post tungkol saan nila'y presyong gintong pagpaptirintas sa isang turista o ng isang turista sa Boracay. Lumabas naman sa investigasyon ng lokal na pamahalaan na walang nangyaring ika ngay overpricing. Nakatutok si Zen Gilantano ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Iniyain sa Senado ni Senador Robin Padilla ang panukalang tinatawag na Civil Unions Act para kilalanin ang pagsasama na magkatulad ang kasarian. Sa pamamagitan niyan, mabibigyan ang tinatawag na same-sex couples na mga karapatan na kapareha sa mga mag-asawang lalaki at babae. Pero sabi ng Simbahang Katoliko, maaaring magkaroon ng paglabag kung pipilit yan sa mga religious groups. Nakatutok si Oscar Oida. Iniimbestigahan ng Land Transportation Office o LTO ang problema ng isang motorista na nag-renew ng kanyang lisensya. May record daw siya ng paglabag sa pagmamotorsiklo niya sa Iloilo. Yan ay kahit na hindi naman siya nagmamotorsiklo at kahit kailan hindi siya nakarating sa Iloilo. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, kung minsan, kung sino pa yung may malaki ring mga pangangailangan, sila pa ang bukas palad na nagbibigay. Patunay riyan ang isang jeepney driver na may mabuting puso at handang magbigay ng libreng sakay. Sa larawang ipinost ng isa sa mga naging pasahero ni Mike Kimwell, agaw pansin ang isang karato lang nakapaskil sa kanyang jeep. Listahan ito ng mga kumakano ang pamasahe. At sa ibaba, ang nakasulat po ay para sa walang-wala, TY o thank you lang po, okay na. Wow. Ang ruta ni Mang Kimwell ay, abangan nyo, Divisoria hanggang Maynila, hanggang Sangagdaan sa Caloocan. Kwento pa ni Mang Kimwell, kalahating araw lang siya bumabiyahe dahil inaalagaan niya rin ang misis na na-stroke. Ang kanyang kabutihan at malasakit sa kapwa, pinusuan ng maraming mga netizen. Thumbs up kami sa iyo, Mang Kimwell. Isa kang tunay na inspirasyon. Salamat po, Mang Kimwell. Ako, kahit nasa thank you pala yung mama na. Masaya ako. Wala akong inaanong sukli. Basta na iano ko lang sa akin, sa sarili ko, yung kawang gawa ko. Wala naman akong ano sa pera eh. Money is just a piece of paper. Pero yung pakikisama, yung pag-unawa sa kapwa mo, kailangan din natin yun. Salamat po sa inspirasyon, Mang Kimwell. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mike Enriquez. Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami, 24 oras.